Well, hello mga Bebshi! For today's mini-vlog, mga Bebshi, nagluto nga kami nitong sinaing na tulingan. Maliitan nga lang to na luto, mga Bebshi, 3 kilo lang ito ng isda. Siyempre, una nga namang gagawin dito ay ugasan muna itong isda, mga Bebshi. Diyan lang sa hasang na part ay kailangan natin niyang pisili. At pagkatapos, ayarnish natin siya dito sa kaldero and then lagyan natin by layer ng asin. Huwag mo lang itong damihan masyado ng asin, mga Bebshi, since maliit lang naman itong isda ang lulutuin natin. Budlisan nga pala ito na isda, mga Bebshi, dahil walang available dito na pidlayan sa amin. Sa mga nagtatanong diyan kung paano ba magluto nitong sinaing na tulingan, ito na mga Bebshi, papakita ko na sa inyo kung gusto nyo magluto ng 3 kilo lang or 2 kilo lang. Sa iba, tinatawag din nila itong paksiw na isda at inununa na isda, mga Bebshi. Pero pag ganitong luto nga naman, mga Bebshi, hindi na tayo maglalagay dito ng mga ricado sa gaya ng bawang at sibuyas. Dahil ang proseso natin sa pagluto nito, mga Bebshi, para nga din siyang tinapan or sardinas. So nakikita natin dyan sa video, mga Bebshi, na by layer nilagyan namin niya ng asin. At syempre, pagka nasa ibabaw na, ay huwag kalimutan ng asin. I-arrange mo lang ang isda ng maayos, mga Bebshi, nang sa gayon ay presentable itong tingnan. Unang layer na nga din ito ng isda, mga Bebshi, at syempre, huwag natin kalimutan lagyan ito ng asin. Sunod naman ay tatakpan na natin ito para ready na din natin itong isa lang sa apoy. At para nga din hindi umitim itong ating kaldero, mga Bebshi, pahiran lang natin ito ng sabon. Para naman pagkasalang natin dito sa apoy at kahit umitim ito, hindi tayo mahirapan sa paglinis nito. So hayaan lang natin ito sa apoy, mga Bebshi, hanggang sa kumulo ito. At dahil maliitan nga lang itong pagluto natin ng isda, mga Bebshi, kaya naman ay medyo maliit lang din ang kanyang sabaw. Pag insaktong kumulo na nga din ito, ay pwede natin itong dagdagan ng kaunti lang tubig. Sa paglagay naman ng tubig nito, mga Bebshi, siguraduhin lang na hindi aapaw dito sa isda. Insaktong 3 oras natin itong pinakuluan, mga Bebshi, pwede na din natin itong timplahan. So ang tinimpla lang namin dito, mga Bebshi, ay suka ng niyog. Nasa 5 baso ito. Para na nga din sa sukat itong oil, mga Bebshi, ay nasa 1/2 kilo lang ito. Pwede mo din itong lagyan ng MSG, so nasa sa inyo na yan, mga Bebshi. And then takpan lang natin ito at hayaan pa natin itong kumulo ng mga 1 oras hanggang sa medyo kumonti na din ang kanyang sabaw, mga Bebshi. At insaktong nanuot na din ito dito sa ating isda. Mahigit 4 oras at kalahati natin pinakuluan ito, mga Bebshi, at ito na nga din ang ating sinaing na tulingan. Ito nga pala ang luto na hindi pang benta at pwede lang din itong pang-ulam. Kaya nga din pala kami nagluto nito, mga Bebshi, at dahil merong nag-request sa amin ito at dadalhin ito sa Davao. Ayan na nga, mga Bebshi, at kung nasa dulo ko na ng video na to, pakishare na din ang video na to and then comment down below kung taga saan kayo para naman ay malaman ko kung saan naabot itong video ko. Ito na ang sagot sa mga tinatanong nyo kung paano lutuin itong sinaing na tulingan na pangmaliitan lang. Sana meron kayong nakuhang idea dito ngayon sa ating video, mga Bebshi, kaya naman maraming salamat and that's all for today. See you to my next video. Bye!